Maligayang araw mga kaibigan. Isa na naman pong kwento ang aking ibabahagi sa araw na ito na talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Uy, ang ganda mo ngayon, Besa. Saan ka pupunta, Jane? Tanong ni Pia sa kaibigan niyang nagpapaganda. Wala lang. Sige, alis na ako ah. Nakangiting sabi ng kaibigan niya at lumabas sa kwarto. Agad niya itong sinundan at nakita niya itong papalabas na sa bahay. Ingat ka, Besa. Sana mabait ang kikitain mong guy. Kinikilig na sabi ni Pia at ngumiti sa kanya ang kaibigan at tuluyan ng umalis. At dahil mag-isa na lamang ang dalaga, ay napag-isipan na lamang niyang maglinis sa bahay. Kasalukuyan na siyang nagliligpit ng mga gamit nang makita niya ang cellphone ng kaibigan niya na mukhang naiwan ito. Hay, kahit kailan talaga kapag aalis, palagi siyang may naiiwan, umiiling na sabi ng dalaga. Maya-maya ay biglang umilaw ang cellphone niya at nakita niya bigla ang pangalan ng boyfriend niya sa screen. Ano naman kaya ang itatext ng mahal ko sa best friend ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Gusto niya sanang buksan ito at basahin, ngunit humihingi ito ng password upang mabuksan. Ano nga ulit ang password nito? Napaisip siya saglit, ngunit naisipan niya ang date kung kailan ang first time nilang manood ng concert ng paborito nilang banda. Nang subukan niya ito, ay bigla itong bumukas, dahilan upang matawa bahagya si Pia. Nang mabuksan ito ay agad siyang nag-open sa messenger. Unang nakita niya ang pangalan ng boyfriend niyang si Carlo. Sa hindi malamang kadahilanan, ay bigla na lamang siyang kinabahan. Nang makita niya ang mensahe, ay bigla na lamang siyang naiyak. Nabasa niya ang ibang conversation ng dalawa at love pa ang tawagan ng dalawa. Love, nasaan ka na? Gusto mo sunduin na lang kita dyan? Joke lang, baka makita tayo ni Pia at mabuking pa tayo. Mensahe galing sa binatang si Carlo. All this time, patagong nakikita si Carlo at ang best friend ko, umiiyak na sabi niya sa sarili. Maya-maya ay bigla niyang napagpa siyang puntahan kung saan man naroroon ang dalawa. Sa tulong ng mga nababasa niyang text ay nalaman niya kung saan nagde-date ang dalawa. Kasalukuyan na siya ngayong nasa labas ng isang kilalang restaurant at kitang-kita sa pwesto niya kung saan nakaupo ang dalawa na ngayon ay masayang kumakain at nagkakatuwaan pa. Hindi niya mapigilang hindi maiyak habang pinapanood ang dalawa na masayang masaya na nag-uusap. Nasa kalagitnaan siya ng pagmamasid nang mapansin niyang may tao na palang nakatayo sa tabi niya. Dahan-dahan niya itong nilingon at nakita niya si Brian, ang boyfriend ng kanyang best friend na si Jane. Brian? Gulat niyang tawag dito. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong nakikita na rin ng binatang si Brian, ang kanina niya pang iniiyakan. Ang saya nila tignan, habang tayo naman ay nasasaktan. Malungkot na sabi ni Brian, habang nakatingin sa harapan. Gusto mo bang maghiganti sa kanila, Pia? Biglang natanong ng binata, kaya gulat niya itong nilingon. Napabaliw ka na ba? Mahal ko si Carlo, pero mahal ko rin ang best friend ko. Bukang hindi ko sila kayang saktan, nakangusong sabi ng dalaga. Kahit kailan talaga, sobrang bait po talaga, Pia. Pero sa pagkakataong ito, kailangan mo rin kumilos. Sinaktan nila tayo, di ba? So okay lang naman na maghiganti rin tayo sa kanila. Huwag kang mag-alala, tutulungan naman kita. Pagsasalita ni Brian. Saglit na napaisip si Pia at napatingin muli sa kaibigan niya at pati na rin sa kanyang kasintahan. Sige, ano naman ba ang gagawin natin? Tanong ni Pia, sabay punas ng mga luha niya. Una, huwag nating sasabihin sa kanila na alam natin ang totoong relasyon nila. Dahil paniguradong ilalaban pa rin nila ang pag-iibigan nilang dalawa. Kapag napansin natin na mukhang may lakad sila, pasikreto tayong susunod at susubukan nating sirain ang pagsasama nila. Kapag nasira na ang relasyon ng dalawa, tiyak babalik sila sa atin. Paliwanag ni Brian, na agad namang tinanguan ni Pia. Ang galing mo naman, Brian, pero susubukan ko ah, aniya.
Huwag mo lang basta-basta subukan. Gawin talaga natin yan. Wika naman ni Brian na tinanguan naman ni Pia. Kinabukasan ay umakto lamang ang dalawa na parang hindi nasaktan kahapon. Tinuring niya pa rin kaibigan ang best friend niya, ngunit binabantay niya na ito. Lumipas ang ilang araw ay napansin na naman niya na mukhang bihis na naman ang kaibigan at mukhang magkikita na naman ang dalawa. Agad niya itong pinaalam sa kaibigang si Brian at agad nila itong sinundan. Kasalukoy na silang nasa mall habang nakasunod ang dalawang mga mata sa dalawa nilang sinusubaybayan. Kumakain sila ng ice cream. Dapat pasimple akong maglakad sa tabi ni Carlo at pasimple ko siyang itulak para ang hawak-hawak niyang ice cream ay matapon sa damit ng best friend ko. Tiyak magagalit si Jay noon dahil nagalit rin kasi siya nang nangyari yon sa amin noon. Tumango naman si Pia na para bang sang-ayon. Nang sinimulan na ng binata ang plano, ay hindi mapigilan ni Pia na hindi matakot. Baka kasi malaman ng dalawa na nakasunod sila palagi. Maya-maya ay nakita ni Pia na itutulak na ni Brian ang boyfriend niyang si Carlo. At gaya ng gustong mangyari ng binata, ay natapon ang ice cream sa damit ng dalaga. I'm sorry love, tarantang sabi ni Carlo. Maya-maya ay sabay na nagulat si Pia at Brian nang umiti lamang si Jane at hindi man lang nagalit. Ang unfair. Bakit kung ako ang nakatapon sa kanya ang dami niyang sinasabi? Tapos ngayon natapunan siya ng ice cream ng tao na yan. Nagpakyut lang siya. Hindi makapaniwalang sabi ni Brian. Lumipas ang ilang araw at palagi pa rin itong ginagawa ni Pia at Brian. Ngayon ay nasa party sila at kasalukuyan pa rin nakatingin sa dalawa nilang jowa. Alam mo, napaisip ako Pia. Bakit kaya ipinagpalit ka pa ni Carlo ang jackpot na niya sayo? At ang ganda-ganda mo ba? Natawang saglit si Pia sa sinabi ng binata. Maya-maya ay nakita nilang tumayo ang dalawa at mukhang papalapit ito sa kanila. Nataranta na lamang si Pia, lalo na't naglalakad ang mga ito sa gawin nila. Brian, anong gagawin natin? Hindi natapos ni Pia ang kanyang salita nang bigla siyang hinawakan ni Brian sa magkabilang pisngi at walang pagdadalawang isip siyang hinaligan ito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang maramdaman niya ang malambot na labi ng binata. Gumalaw pa ito na parabang sinasabi na dapat ay sabayan siya nito. Maya-maya ay kusa na lamang ring sinabayan ng dalaga ang paggalaw ng labi ng binata at napapikit na lamang rin. Narinig nila ang boses ng kaibigan niya at ang jowa niya na parang papaalis na at malayo na sa kanila. Kaya naman dahan-dahan na silang nagkahiwalay. Mula sa paghahalikan, mabilis na sinilip ni Brian ang dalawa, habang si Pia ay parang hindi makapaniwala sa nangyari. Wala na sila, pagsasalita ni Brian. Ngunit hindi ito pinansin ni Pia. Sa halip, ay tulala pa rin ito. That was my first kiss, tulalang sabi ni Pia. Nanlaki naman ang mga mata ni Brian. Seryoso? Boyfriend mo si Carlo, di ba? Hindi ka pa ba niya nahahalikan? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Yumuko si Pia at saka umiling. Bahagyang napanganga ang binata na para bang may nagawa siyang kasalanan sa dalaga. Nakuha lang naman niya ang first kiss ng dalaga. Ibig sabihin, siya ang unang nakahalik dito. I'm sorry Pia, ginawa ko lang yun para hindi tayo makita ni na Carlo at Jane. Paliwanag ng binata. Okay lang, ang importante ay hindi nila tayo nakita, pagsasalita naman ni Pia habang namumula ang kanyang pisngi. Matapos ang pag-uusap nila ay umuwi na lamang sila dahil pansin na rin nilang mukhang papauwi na ang dalawa nilang sinusundan. Nang makauwi sa bahay ay agad na nagbihis si Pia at napahiga sa kama. Maya-maya ay dumating na rin ang kaibigan niyang si Jane. Oh, anong nangyari sa'yo bes? Ba't parang nakatulala ka dyan? Natatawang tanong ng kaibigan. Bahagya niyang nilingon ang kaibigan niyang si Jane at kitang-kita niya ang ngiti at tuwa sa mga mata nito. Ang saya-saya mo ha, seryosong sabi ni Pia. Bahagyang natigilan ang kaibigan at unti-unting nawala ang ngiti nito na para bang kinakabahan na. Gusto ni Pia na magalit sa kaibigan niya. Gusto niya itong pagsalitaan ng masama dahil sa kaibigan niya at sa jowang si Carlo
ay nahalikan siya ng wala sa oras ni Brian. Nawala na tuloy ang first kiss niya. Ang iniingatan niyang unang halik ay nakuha na ng isang taong hindi naman nobyo ni Pia. Tumayo si Pia at humarap sa kaibigan. Gusto niya itong sampalin, ngunit bigla niyang naisip ang paghihirap na nagawa nila ng binatang si Brian upang hindi lang sila mabuki. Huminga ng malalim si Pia at ngumiti sa kaibigan. Wala lang, mukhang pagod lang ako, nakangiting sabi ni Pia at humiga sa kama. Ngumiti naman sa kanya si Jane. Ano ba kasi ang pinagagagawa mo at napagod ka ng ganyan? Sige, magpahinga ka lang dyan ha, nakangiting sabi ng kaibigan. Lumipas ang ilang araw ay ganoon pa rin ang ginagawa ni na Brian at Pia. Imbis na maghiwalay sina Jane at Carlo ay nauuwi lamang ito sa parang nagtatawanan ng dalawa at mukhang mas naging nagmamahalan imbis na magkahiwalay. Nakakapagod na, parang walang epekto ang mga ginagawa natin upang maghiwalay sila, pagsasalita ni Brian. Uy, pumasok sila sa arcade, tara, sundan natin, halos pasigaw na sabi ni Pia at hinila pa si Brian. Nang makapasok ay biglang nawala sa paningin nila ang dalawa. Asa na sila? Tara, baka nandun sila, wika ni Pia. At hihilain na sana niya si Brian nang siya na ang hinila nito, kaya maraan siyang napalapit sa dibdib ng binata. Hindi mo ba napapansin, Pia? Sila na lang ang palaging nasisihan. Paano naman tayo? Ayaw mo bang tayo naman ang mag-enjoy, Pia? Seryosong sabi ni Brian. Sandaling natigilan naman si Pia at napangiti. Tara, maglaro tayo. Hindi ko pa nararanasan na may kalarong lalaki dito sa arcade eh, nakangiting sabi ni Pia. Hindi pa pa kayo nakakapaglaro dito ni Carlo? Kunot noong tanong naman ng binata, na inilingan naman Pia. Mukhang ako na ang nakakakuha sa lahat ng first mo, Pia. Dahil doon ay sabay na lamang silang nagtawanan. Gaya ng napagplanuhan nila ay masaya silang naglaro sa arcade, lalo na't ito ang first time na enjoy si Pia sa palaruan. Kasalukuyan na silang naglalaro ng basketball nang biglang may tumawag mula sa likuran nila. Pia, Brian, agad nila itong nilingon at nakita nila sina Carlo at Jane na kunot noong nakatingin sa kanila. Anong ginagawa nyo dito? Tanong ni Jane. Kayo Jane, anong ginagawa nyo dito? At talagang nakasuot pa kayo ng cowboy shirt ha? Sinubukang tarayan ni Pia ang kaibigan, ngunit hindi niya talaga magawa. We're dating, Pia, si Carlo ang sumagot. Matagal nang alam ni Pia na nagdedate ang dalawa, ngunit mas masakit pala kapag harap-harapang inamin ng taong mahal niya na may mahal na itong iba. Masaya ba kayo na niloloko niyo kami? Jane, matagal na akong nagtitimpi sa tuwing nakikita ko kayo ng boyfriend ko. Hindi ako makapaniwala na ang isang best friend ko lang pala ang aagaw sa boyfriend ko. Parang naiyak na sabi ni Pia. I'm sorry, Bess, na kayo kong sabi ni Jane. Ikaw, Carlo, alam mong may boyfriend na yung tao, pinapatulan mo pa? Ang kapal ng mukha nyo, mga manluloko kayo, sabi naman ni Brian. At inalalayan si Pia na lumabas sa mall. Kasalukuyan na silang nasa kotse ni Brian at panay pa rin sa pag-iyak si Pia. Mga manluloko sila, harap-harapan pa talaga, ang sakit nun ah, umiiyak na sabi ng dalaga habang pinapanood lamang siya ng pinata na panay rin bigay sa kanya ng tissue. May pupuntahan tayo, sabi ni Brian at nagsimula ng mag-drive ng kotse. Maya-maya ay nakarating na sila sa isang dalampasigan at doon muna sila nag-relax. Maya-maya ay may narinig sila na parang nagtitinda ng ice cream. Kaya agad silang bumili para naman mas malamigan ang kanilang mga gulong-gulong isipan. Okay ka na ba? Tumango naman si Pia sa tanong ng binata. Teka, may nagkalat na ice cream sa ibaba ng labi mo, pagsasalita pa ni Brian. At dahan-dahan itong pinunasan gamit ang daliri ng binata. Saglit silang nagkatitigang dalawa hanggang sa unti-unting lumalapit ang mukha nila at nauwi na naman sila sa paghahalikan. Sa puntong ito ay wala nang takot na nararamdaman pa si Pia. Parang naging kampante siya at okay lang ito sa kanya. Nang bagya silang nagkahiwalay ay napangiti si Brian sa kanya.
Pwede bang tayo na lang, Pia? Pareho naman tayong nasaktan. At pareho rin nating tinutulungan ang ating sarili upang maging masaya. Seryosong sabi ng binata. Saglit na nag-isip ang dalaga. Kung hindi mo ako sasaktan kagaya ng ginawa ni Carlo at Jane, sasang-ayon ako sa'yo, nakangiting sabi ng dalaga. Alam ko kung gaano kasakit ang maloko, Pia. Kaya hindi ko yung gagawin sa'yo. Hindi ko maipapangako na hindi kita paiyakin. Pero sigurado ako na hindi kita lolokohin at mamahalin kita araw-araw. Just give me a chance na mahalin ka, pagsasalita ni Brian. Dahil doon ay sandaling napatahimik ang dalawa hanggang sa napayakap na si Pia sa binata. Salamat dahil sinamahan mo ko, Brian. Salamat dahil tinulungan mo ko. Matagal-tagal ko na rin napapansin na parang nagkakagusto na ako sa'yo. Pero palagi ko itong pinipigilan kasi natatakot ako na baka ako lang ang nagkakagusto sa'yo. Ngayon alam ko na wala na akong dapat nakatakutan pa. Kaya syempre, oo, papayag ako sa gusto mo. Naiiyak sa tuwang sabi ni Pia. Narinig niya ang tawa ng binata at muli silang naghalikan. Simula noon ay umalis na sa kanilang apartment ang kaibigan niyang si Jane. Nagsorry ito sa kanya at napatawad naman ito ni Pia. Ngunit kusa na itong umalis dahil nahihiya na rin siguro ito sa panloloko sa kaibigan niya. Mula noon ay hindi na sila nakikita pa. Napatawad na ni Pia si Jane, subalit parang baliwala na lamang sa kanya ang kanyang kaibigan. Isang araw ay nabalitaan na lamang niya na naghiwalay na rin pala ang dalawa. Hindi rin nagtagal si Carlo kay Jane at humanap na naman ito ng ibang babae. Binubyo na lamang niya ang mga sad post ng kanyang kaibigan sa social media, pero hindi na siya nagre-react dito. Para bang tumamlay na ang kanyang damdamin sa kanyang kaibigan, sapagkat wala na rin naman siyang tiwala dito. Samantala, si Carlo naman ay nagpapakasasa at nagpapakasaya sa ibang babae, pero wala na siyang pakialam dito. Sapagkat may ibang nilalaman na ang kanyang puso, mabuti na lamang at nagising na siya sa katotohanan at nalaman niyang meron pa palang taong totoo at tunay na magmamahal sa kanya. At ito ay walang iba kung hindi si Brian. Naikwento naman ni Brian kay Pia na muling nagchat-chat sa kanya si Jane. Nagkikwento raw ito patungkol sa kanyang pinagdaraanan at nanghihinayang raw ito sapagkat ipinagpalit niya si Brian sa manlolokong si Carlo. Pero dahil nga sa sakit na ipinaranas ni Jane kay Brian, ay inignore na lamang niya ang mga mensahe nito. At pinaramdam niya dito na wala siyang pakialam. Dahil doon ay nagtawa na naman ang dalawa. Ang swerte ko naman pala sa iyo, Brian. Napakatapat mo sa akin. Wala kang itinatagong sekreto. Magkaibang magkaiba kayo ni Carlo, nakangiting sabi ni Pia habang pinagmamasda ng mukha ng lalaking minamahal niya ngayon. Alam mo, Pia, mahal na mahal kita at na-appreciate ko kung ano ang meron ka. Buti na lang at iniwan ka ni Carlo. Kung hindi, ay hindi ka magiging sa akin. Sobrang jackpot at swerte ko sa iyo, Pia. Naging mas madalas na nga ang pagkikita ng dalawa. At hindi nga nagtagal, ay engaged na ang dalawa. Sa pagkakataong ito ay sigurado na sila. Alam nila si isa't isa na wala silang ibang nararamdaman kung hindi ang mahalin ng isa't isa. Hindi nila inakala na silang dalawa pala talaga ang itinadhana ng Panginoon at magkakasama hanggang sa huli. Tuwang-tuwa si Pia at Brian nang sila ay maikasal. Talaga nga namang bagay na bagay silang dalawa sapagkat napakagwapo nitong si Brian habang si Pia naman ay napakaganda. Madalas na kapag iniiwan tayo ng ating mga iniibig ay itinatanong natin sa ating mga sarili kung ano ba ang kulang sa atin, kung ano ba ang meron sa iba na wala tayo. Pero ang totoo ay hindi dapat natin ito ipagtaka, sapagkat maaaring iba lang talaga ang nakalaan para sa atin at dumating lamang ang mga taong nang iwan sa atin at minahal natin noon upang tayo ay matuto sa isang bagay. Pangit man ang ating mga karanasan at nararanasan sa buhay, ay patuloy pa rin nating hanapin
ang mga positibong bagay sa lahat ng nangyayari.